Sa mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan pagkano ba ang presyo sa pagpapagawa ng bubong. Kasalukuyan po tayo ngayong may nilalakad na project at tayo po ay nag-canvas po ng materyales para po sa kanilang nais ipagawa na extension po ng kanilang bubong. So nakapag-decide po sila na ang kanila pong gagamiting yero ay yung pong tinatawag na color roof. At ang design po nito ay tinatawag na rib type. So bago po tayo magsimula, isa-isahin po natin ang lahat-lahat po ng mga materyales na atin po kakailanganin para po sa mga kapatid natin na nagnanais din po magpagawa ng kanilang bubong at the same time po ay ma-estimate kung magkano po ba ang budget na kanilang kakailanganin. So bago po tayo magsimula, shoutout po muna sa ating 30,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong po kapatid na si Jude Rios. At maraming maraming salamat po sa lahat ng viewers na patuloy po na sumusubaybay. Dalangin ko po na sa lahat ng video na ating ipapalabas ay makatulong po lalong-lalo na sa mga kapatid po natin nagnanais makapagpagawa sa mga gawaing pang-construction at sa mga araw-araw na pangangailangan sa loob ng ating tahanan. So bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ngayon po mga kapatid, tayo na po ay dadako unang-una sa presyo ng yero. So sa presyo po ng yero, tayo po ay gumamit ng color roof. Ang bawat isa pong yero ay may iba't iba po ng kapal. So atin pong tatalakayin kung magkano po ba ang presyuhan ngayon ng color roof. So sa rib type na color roof po na atin pong kinanbas ay may kapal po yan na 0.4. Ang halaga po ng 0.4 ay 120 per feet. So ibig sabihin po kung ilang feet po ang kailangan ninyo, so susukatin nyo lang po yun, i-multiply nyo lang po yung 120. So ang susunod po natin ay yung 0.5, yan po ay ang kapal, at ang presyo naman po neto ay 150 per feet. Tapos po yung 0.6 naman po is 180 per feet. So ganun po ang presyuhan ngayon ng color roof na yero. At depende po yan sa lugar kung saan po kayo malapit. Kung ang inyong lugar po ay malapit po sa planta ng paggawa ng yero, so ini-expect po natin na mas bababa pa po dito ang presyo. Ngayon po, kung medyo malayo po ang inyong lugar sa mga planta, so expect po natin na mas tataas po, pero hindi po dapat tumaas ng napakalaki. So ang presyo po na ating ibinigay dito ay in between po yan. Yan yung presyo na magiging basihan po natin kung magkano ba ang kakailanganin nating budget para po sa budget para sa yero. So dadako naman po tayo sa iba't ibang mga accessories sa pagpapagawa ng yero. So ang tech screw po natin o yung screw na ginagamit po para sa ating yero ay nagkakahalaga po ng 2 pesos and 50 centavos per piece, na ang haba po ay 1 1/2. At ang tech screw adapter po o yung adapter po na ginagamit natin para po doon sa ating skit sa ating tech screw na ibinabala po doon sa ating barena. Tip lang po mga kapatid, kung kayo po ay nagnanais na bumili o magpagawa ng inyong color roof, itanong nyo po kung ilang araw po nila i-deliver o ilang araw nila mayayari ang inyong order na color roof. Base po sa aming mga experience, ang order po ng ating color roof ay dumarating po siya na from 1 week to 2 weeks. So kung meron po silang available na materials dyan, mas maganda po. Pero lagi nyo pong itatanong kung kailan nila ma-i-deliver, kasi base po sa aming experience, hindi po basta-basta na na-i-deliver ang color roof. Kaya't lagi po kayong mag-iwan po ng allowance kung kailan nyo po gagamitin. Dapat po advance po ang inyong pag-order ng inyong gagamitin color roof. So maraming maraming salamat po. Dalangin ko na ang tip na ito na akin pong naibahagi ay inyo pong tandaan.
So, dadako po tayo ngayon sa sealant. So, ang sealant po natin ay kinakailangan din po natin yan. Unang-una po doon sa pagkakabit po ng ating flashing. So, tayo po ay gumagamit ng sealant. Ang ating pong sealant na ating pong kinagamit ay nagmumula po sa 85 pesos hanggang 125 pesos per tube. So, kayo po, bahala po kayo mamili doon kung alin po ang fit sa inyong budget at kung alin po yung gusto ninyong gamitin. Ngayon po, dadako naman po tayo sa ating blind rivets. Ang ating blind rivets po na may haba na 1/8 by 1 ay nagkakahalaga po ng 175 per box. So, ngayon po, dadako naman po tayo sa framing na ating gagamitin para po sa ating bubong. So, tayo po sa ating project ay gumamit po tayo ng tubular. So, kayo po, kung gusto nyo pong gumamit ng ibang klase ng frame, kung gusto nyo pong gumamit ng C4 lens, ay nasa sa inyo po yan. Pero sa amin po, ang ginamit po namin ay tubular. So, tayo po ay gumamit ng dalawang size ng tubular. Ang tubular po na ating ginamit ay ang 2x2 at ang 2x4. So, ito po ang presyo ng ating tubular. Ang ating tubular na 2x2 by 1.2 na may haba po na 6 meters ay 530 ang presyo. Na isang buo po yun, 530. At ang 1.5 naman po, nakapal po ng ating tubular ay nagkakahalaga po ng 620. So, ang ating naman po na 2x4 by 1.2 ay nagkakahalaga po ng 890. Ang ating naman pong tubular na 2x4 na may kapal po na 1.5 ay nagkakahalaga ng 990. So, dalangin ko po na may idea po kayo kung magkano po ba ang presyo ng ating tubular. So, ngayon, i-share ko na rin po sa inyo magkano po ba ang presyuhan ng ating welding rod. So, kami po, bumili po kami ng isang pack ng welding rod na may timbang na 2 and 1/2 kilos. Ang halaga po niya ay 250. So, it means na ang ating welding rod po ay nagkakahalaga ng 100 per kilo. Ngayon, atin naman pong pag-uusapan ay yung presyo ng gutter. So, ang gutter po, yan po ay nilalagay sa dulo ng ating yero o yung tinatawag na alulod. Ang amin pong gutter na nabili ay may sukat po na 5 ang lapad, tapos 8 ang taas, tapos 8 feet po ang haba, nagkakalaga ng 540. Ang susunod naman po ay ang plane sheet. So, ang plane sheet po natin ay nagkakahalaga po siya ng 420. Yung kapal po niya is 0.4. So, ang ating pong hardiplex sinepa na may kapal po na 9mm at may haba po na 10 feet ay nagkakahalaga po ng 260. Tayo po yung gumamit ng fiber cement na sinepa at hindi po yung conventional na kahoy. Sa kadahilanan pong fiber cement na sinepa ay hindi po basta-basta nabubulok, no? Waterproof po siya. At the same time po, hindi rin po siya tinatabla ng apoy o fireproof. So, kayo po, kung kayo po ay mayroon pang nais na idagdag ng mga kaalaman o kayo pa po ay mayroon nais na itanong ng mga materyales na kakailanganin sa pagpapagawa ng bubong, maaari lamang pong mag-iwan ng mensahe sa baba atin pong pag-usapan dito po sa ating channel. Sa panahon pong ito na maganda ang sikat ng araw, ito po ang pinaka the best way para magpaayos po at magpagawa ng ating bubong. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po. Dalangin ko na ang video ito ay nakatulong sa inyo at nakapagbigay muli ng inspirasyon at kaalaman sa mga gawain nating pangkonstruksyon. Uli, ito si Jude Rios. Thank you and God bless.